up guys, it's your boy again, Marquis Tamoto, and welcome to our brand new vlog. So yun, nasa harap na natin yung isa sa mga pinag-uusapan sa Facebook, which is itong RF5175. So, masasabi ba natin NMAX killer na siya? Or kung ano bang masasabi natin? So, yun, unahin natin sa mukha. Yan, yun ang itsura niya. Eh, kung papansin ninyo, hindi naman talaga siya totally kamukha ng NMAX. Hindi kakaway. Pero, sports looking kasi yung front niya. Kasama ng ilaw. Eh, napakabangi. Dali, kakalabas lang nito, kakarting lang niya sa akin kagabi. And, napakadumi na. Katatapos niya lang mag-bless, na mag-bless. Papasok ko yung mga videos ng pag-bless na kanina. Di ko na kasi na-videohan. Kasi medyo mabilisan lang. Alam niya, social distancing pa rin lang ngayon. So, yun. Ito yung looks niya. Yun, nakikita nyo. Yan, ganun siya. Mukha siyang malaki. Pero ayos naman. And yung ilaw niyan is all LED lights. So tire size, so tire size na is 110 by 70 by 13. Tapos yung sa likod is 130 by 70 by 13. Then, ito yung likod niya. Lahat LED na. LED lights na lahat. So, second batch na kasi to, kaya kung papansin niyo, yung first batch is may butas dito and dito. Ngayon, hindi na, fix na to. Wala na siyang butas, wala nang tatalsik na dumi. Yun naman yung nireklamo dati. And also, kung papansin niyo, ito, dati silver to, kakulay na ito, yung first batch. Ngayon, ginawa ng gray, so, compatible siya sa matte lock, plus ito. So, dati silver siya. Ngayon, medyo ginago na siya. Hindi na siya masyado pantini dito. Dumi kagad. Kasi medyo maulan-ulan. So, nilabas talaga natin para mapabless. Yun talaga yung pinaka-plan is mapabless. Ayun. So, yun. Aircool. 175cc air-cooled, keyless function, and Euro 4 FI, so FI na siya. And also ito, combination yung ano niya, analog, so analog and digital. So yung analog panel na dito is speedometer, tapos dito is RPM, revolution per minute. Ito yung kilometer trip, ito yung total kilometer run, tapos time, yun. So, napaka basic lang niya. And yung logo natin. Mamaya tingnan naman natin yung takbo niya. Pero naitakbo ko na siya, komportable. And yung buwan niya is parang pang mayaman. Ibang klaseng texture niya. Makapit, medyo makapit. Ayun, may mga tatakpan ng pinanggalingan. Pulang lupa. So, nakuha ko siya sa UC Pulang Lupa. Napakabait nun, lalo ni Ma'am Judy. Ipopost ko yung tawag ko ito. Ipopost ko rin yung number nila para if ever sa kanila na lang kayo lumapit din. So, naku, FI siya. Ako nakikita niyo. FI na. On. May kill switch, built-in hazard, so electric, and kickstart siya. So kung malabot ka man, meron kang kickstart pa rin. Meron din passing light. So passing light niya. May passing light siya. And horn, syempre. Yun na naman yung basic niya. So hindi siya ABS. Ano siya? Combi brake. So yung combi brake is pag pumreno kayo sa harap, pumreno kayo sa harap. So 70% ng power sa harap, may 30% sa likod. Same din pag sa likod. So 70% sa likod and
30% sa harap yung nagbibigay ng pleno. And pakita natin function niya. So nandito yung key mga sa akin. So pipindutin niya yan para sa upuan. And sobrang smooth na lang ng pagpindot niya. Relax lang. Ito, ganito kalaki yung compartment niya. Pero di lang siya ganun kalaki. Kasya lang dito is half face. Half face helmet lang. Yan. And fuel capacity na ito is 9.5 liters. So pagbubuksan ito yung fuel. Kumbaga dyan yung tangke. So yan lang. May cup lang din siya. Yan. Ganun lang. Baka simple lang yung ano niya. So yun. Single overhead cup. Single cylinder. Yun. So, hindi naman niya in-overkill. Kasi kung DOH ito, sobrang mamaw na kung double overhead cup to. So, tama na lang naman yung single overhead cup. Yun sa presyo niya. So, nabili natin na pag kinash to is 90,000. So, pwede rin namang installment. Presyo is down payment ka ng 10,000. And 3,750 yung magiging monthly mo plus rebate na 300 magiging 34 na lang 3450 ganun. So yun, napaka elegante niya tingnan. Matte blue, matte blue kasi gusto ni girlfriend yung matte blue. Yun, so rosy. And sa handles, kanina nang tinatry ko siya, na-drive ko na siya from bahay to church. Kumbaga yun lang yung church. Yun lang yung church dito sa parking lot ng church. So yun, so yung looks nga pogi yun, rosy. So bakit tayo nag rosy? Para syempre alam natin kung magiging hater din tayo ng rosy, kasi mahirap magsabi ng hatred kung hindi naman natin na-try, kung hindi naman tayo naging owner ng rosy. So yun guys, saka syempre yun yung budget, yung kaya lang. Diba? Gusto mo magkaroon ng maayos-ayos na motor na nagustuhan din ng girlfriend ko. So yun, ito binili namin. Eh budget friendly talaga siya kung sa tutuusin. And malalaman natin as owner, siguro pang second batch na ako nito na release. Kumbaga my first batch nung mga June, July. Yun. Makikita nyo naman yung pinag-aiba ng first batch sa second batch. So ito, second batch na to. And hopefully, maging matuto tayo sa mga nauna ng mga ilang buwan. Ilang buwan lang naman, siguro 4 na buwan yung pagitan. Yun. Tuto tayo sa mga nauna. And malalaman natin sa kanila kung ano yung mga in-upgrades nila, ano yung nagpapogi dito, ano yung mga issue. Kaya wala pa naman akong alam na issue. Kasi syempre, kakarating lang nyo naman kahapon. So, sa starting, yun, wala akong problema. So, piga lang ng brakes. Yun. Yun. Ganun lang. Sobrang simple lang. Special features, kill switch na yung side stand. So, kill switch yung side stand. May sensor siya ng kill switch. Tapos, yun, ito, hindi, balot lang ito, cover lang yan. Wala yung white. Cover lang yan ang makina, as of now. Ang, siguro, isa sa nagpamura dito is yung aircool. Less maintenance. Hindi naman talaga totally sobrang init agad. Kasi, alam naman natin na before, kumbaga, yan yung unang-unang klase ng science ng pampakuling system ng motor. And also kung sinasabi nyo na ang pangit kasi aircooled lang sa ginawang liquid cooled, oil cooled, diba? At siguro para sa akin kasi yung unang motor ko is mababa lang naman yun, 100 lang naman yung si Blaze natin.
ha, air cooled lang din siya pero di umiinit. Ito, ito try naman natin, malalaman natin kung nag-overheat ba siya sa katagalan. And also, sana ABS, dami na sasabi, sana ABS na daw. So, yung combi brake naman is decente. Yun ang gamit ng mga Honda Fleet. Ng iba pang bago lumabas yung bagong motor ng Big 4 is naka combi brake. Okay naman siya. Eto paano? Combi brake na rin naman yun. Na-explain ko naman kanina kung paano yung ano ng combi brake. So, NMAX killer ba siya? Tulad ng pinag-usapan natin kanina kung NMAX killer ba siya. Para sa akin, hindi siya NMAX killer, kundi brand new Maxi scooter ng Lucy. Kasi lahat sinasabi na, clone ni NMAX, ganoon. Pero pwedeng maging clone, pero ibang design eh. Ibang design. Kung tutusin, ito ay galing sa manufacturer ng China at nirebrand lang ni Rusi na long. So, makikita niyan dito sa ilaw nila. Hindi naman nila tinanggal yung tatak ng long siya. Long siya, something. And so, itong long siya naman is a scooter manufacturer. Hindi lang, motor. Lahat ng klase ng motor sa Europe na galing. Kumbaga, China made. Tapos, sa Europe to nagbumubuhay. Which is yung long siya. Nirebrand din ng Kiway. So, yun. Kung gusto nyo malaman, search nyo sa Google tong Longja. Sa Europe to. Europe na manufacturer ng motor. Pero, Europe-based. Pero yung materials na gamit, yung laman, is China. So, yun guys. Yun lang. So, masasabi ko lang is, madungis yung motor ko kagad. So, yun. I conclude na dito siya masasabi na NMAX clone, kundi new Maxi scooter ng Rusi. And the first ever FI ng scooter ni Rusi. So, yun guys, yun lang as of now. And be thankful everyday sa mga nagiging blessing natin. Maliit pa, no, malaki. Basta blessing, be thankful tayo kay God. Especially this pandemic season. Pandemic season, so be thankful. And stay safe, always. So, peace.